Hello guys, welcome to our YouTube channel. So, ngiting tagumpay kami ngayon guys, naparehistro namin ang aming sasakyan sa loob lamang ng 3 oras. Eto guys, hindi kami gumamit ng fixer. Kami lang ang nag-asikaso, nagtsaga kami sa loob ng 3 oras. Separate na pumasok yung papel namin, yung isa pang 765 at yung isa pang 807, kaya inabot ng 3 oras ang aming pag-aasikaso ng rehistro. Ang mahirap lamang ay yung sa emission testing, dun lang tayo magkakaproblema kasi konti ang centers pero ang daming sasakyan, may backlog kasi ng lockdown sa ating sa Metro Manila, kaya mayroon tinatawag na backlog. So para makakuha ko ng schedule sa emission testing ay doon na ako kumuha ng TPL o third party liability insurance na requirement sa pagpaparehistro ng ating sasakyan. So may makukuhanan sana mas mura yung sa Cebuana, pero mahirapang kakumuha ng schedule sa emission testing. Kaya ako kahit na mahal ng konti, eh doon ako kumuha ng TPL insurance kung saan ako magpapa emission testing. So ang unang step para magparehistro ng sasakyan ay sa emission testing, kukuha ka ng insurance. After nun, yun lang naman yung pinakamahirap, punta ka na sa LTO centers o LTO field office. Punta ka na ron at napakabilis lang ang proseso. Sila na bahala, ipasa mo yung papel na original OR, official receipt ng previous registration, at photocopy ng ating certificate of registration, TPL insurance, at yung emission. So sila na magpa-process sa inspection, tapos hintayin mo na lang yung tawag mo for payment, tapos eto na, lalabas na agad. At hindi kami kumuha ng fixer, taon-taon naman kami ni Mrs. ang naglalakad lagi ng aming rehistro. Kung change name, kami rin ang naglalakad. Madali lang guys, tsagain nyo, keep safe lagi. Kami naka face mask, alcohol lagi kung saan kami maupo. Ay, face shield, face mask, alcohol lagi kung saan ka nakaupo. Social distancing, pinapairal naman dito sa tanggapan ng gobyerno. So, kayang-kaya natin to. So, thank you for watching. Sa susunod na aking vlog.